Hello guys! Welcome to Calvin 18 Vlog Channel. Nandito ka sa channel ko dahil gusto mong matutunan ang tutorial natin ngayon. So ang topic natin today ay mayroong pinangamagatang application for pag-ibig claim. Paano ba mag-apply ng pag-ibig contribution claims? Bago tayo mag-start guys sa topic natin ngayon, hinihikayat ko muna na ikaw ay mag-subscribe, pakiclick ang like at notification bell para updated ka sa mga susunod kong i-upload na videos. At syempre, nakikiusap ako guys na huwag mong i-skip yung mga ads dito sa channel ko kasi para makatulong ka sa goal ng channel. Malaking tulong na po yun at masayang-masaya na po ako sa tulong na yun. Okay? So, let's start. Kung halimbawang nag-matured na ang inyong payment or ang inyong membership sa pag-ibig, pwede na natin itong i-claim. O kaya naman, kayo ay magre-retire na or nagkaroon ng permanent total disability, termination from service by reason of health, and then or critical illness, o kaya naman ay namatay si member. So may mga iba't ibang klase or reason for claim. Narito dito sa application for provident benefits claim form yung process. So dito sa channel na to, ituturuan ko kayo kung paano mag-claim ng pag-ibig contribution. Okay? So, let's start. So, unang-una, ang gagawin lang natin is susundan lang natin yung procedure ni pag-ibig. Okay? So, kinonsolidate ko po dito sa tutorial ko na ito yung mga kailangan. So, napakadali lang po ng kanilang proseso. Unang-una, mag-fill up lang kayo nung ATB form. Tapos, i-prepare nyo po yung mga valid IDs nyo, original or photocopy. And then, of course, yung disbursement account nyo or yung bank account. Kung wala naman kayong disbursement bank account, pwede kayong mag-open nung kanilang loyalty card plus. So, ito yung next is, sino ba ang pwede mag-file? Ang sabi dito sa ruling, the application may be filed by the member, his guardian, or any authorized representatives if the reason for claim is death of the member. The application may be filed by his or hers, or the latter's representatives or any appointed court administrator or executor. So, ang sabi sa madaling salita, kapag member ang magpa-file, syempre, siya mismo. O kaya naman, yung guardian niya or kung sino yung inauthorize niyang representatives. Just in case naman, kung ang member ay namatay, syempre, kung sino po yung kanyang, kung sino po yung, authorize, kung ang tawag dito, kung sino po yung kanyang beneficiary, pwedeng asawa, kapatid, anak, etc. Or kung sino daw yung appointed court administrator. Next is, saan ba pwede mag-file ng claim? So, meron tayong dalawang option ngayon. Una is yung manual. Yung option 2 naman is online. So, kapag manual, lahat ng claims pwedeng i-file manual. Sa option 2 naman, meron lang silang specific na claims para dun sa online. So, ituturo ko sa iyo later on. So, para sa option 1, ito yung gagawin nyo. Secure nyo lang yung application for provident benefits claim from any pag-ibig branch. Or, mag-download na lang po kayo sa website. So, later ipapaliwanag ko isa-isa yung mga pipilapan natin sa APB form. Tapos, accomplish one copy of the application form. And then, yung disbursement card. Tapos, isasubmit nyo na itong mga requirements na to sa pag-ibig branch. Kung saan meron malapit sa inyong pag-ibig branch. Sa option 2 naman, ito naman yung mga
kinakailangang i-file sa virtual account. So, ito sabi, the online filing through virtual pag-ibig shall be applicable to the following grounds only. Ito lang po yung mga available na pwede nating i-file online. So, una, yung membership term maturity. Pangalawa, retirement. Pangatlo, yung optional withdrawal for 15 years. At yung panghuli, yung MP2 maturity. So, ibig sabihin, yung mga hindi po nabanggit dito is manual process pa po siya. Tapos, ang attachment dito is i-prepare nyo po yung photocopy or scan copy of your mga iba't ibang documents such as ito, yung APB form, yung valid ID, supporting documents, tapos selfie photo showing your ID card. Tapos, access the virtual pag-ibig at the Pag-ibig Fund website and file the application for provident benefit claims. Yan lang po yun para sa online process. So, may mga iba't ibang payment of benefits na makukuha natin kay Pag-ibig. Una, ito yung return of total accumulated value. Ang ibig sabihin po nito kung magkano yung kinita ng contribution mo. Okay, so matotal po ito. Pangalawa is yung death benefit at yung pangatlo is yung manner of payment. Para dun sa return of total accumulated value, so ang sabi dito, the TAV or total accumulated value to be returned to the member less of any and all pending obligations with the fund shall consist of members' remitted accumulated savings, employer's counterpart savings if applicable, and dividend earnings credited to the member's account as declared by the board. So, pangalawa, for members with outstanding obligation with the fund, at the time of termination of membership, the said obligation shall be deducted from his TAV prior to the release of the provident claim. So, in case naman po, dun sa total accumulated value daw, ay may mga outstanding obligations such as housing loan, mga unpaid salary.